Isang magandang araw po muli sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pungtunghayan ngayon ang salita ng Diyos na nais niyang ating ipamuhay. Ito po ang sabi sa atin ng Panginoong Jesus. Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa gobernador na sugo niya, upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gagawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at paggalang sa emperador. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na matatagpuan dito sa 1 Pedro chapter 2 verse 13 to 17. Tayo po ay binibigyan muli ng Panginoon ng mga bagay na dapat nating maging pamumuhay. Sa mga nagdaang araw ay tinuturuan tayo ng Diyos na tayo ay mga pinili, mga lahing hinirang. Tayo ay nakasandig kay Hesukristo. At kahapon ay itinuturo sa atin ang tayo ay hindi natin to. Hindi tayo ang mamamayan ng lupang ito, kundi tayo ay mamamayan ng langit. Ngunit sa kabila na tayo ay sinasabi na we are just travelers or aliens or strangers in this world at tayo ay pansamantala lamang na namumuhay dito, itinuturuan naman tayo ngayon na kahit ikaw ay pansamantala lamang na namumuhay sa mundong to, kailangan mong mamuhay ng nararapat bilang isang mga Kristiyano. Una po, ang ginamit niyang pakiusap sa atin na salita ay alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Yung dahil sa Panginoong Jesus. Ito ay isang mabigat na matimbang, mabigat na nga na pakiusap sa atin na dahil lang sa Diyos, dahil sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Dahil sa Panginoon na naghahari sa iyo, dahil kay Kristo na minahal ka sa kabila ng iyong mga kasalanan, dahil sa kay Kristo na siyang iyong Panginoon ng iyong buhay, at dahil sa pagkilala mo sa Kanya. Ito yung, parang sinasabi, dahil ikaw ay Kristiyano, ito ang dapat mong gawin. Dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, ito ang dapat mong gawin. Parang hindi ito dahil sa prinsipyo mo bilang isang individual, hindi ito dahil sa iyong damdamin, kung ano man ang iyong nararamdaman, hindi ito dahil sa iyong karunungan na marami kang alam sa patakaran ng pamahalaan or dahil sa mga karunungan na meron ka, ay gagawin mo ang lahat ng bagay dito sa mundo na walang pakundangan. Kundi ang sinasabi po dito, kung ikaw man ay isang mananampalataya na tagasunod ni Kristo, ano ang ating dapat gawin? Narito po ang sabi, pasakop kayo sa mga may kapangyarihan ng bayan. Be submissive to the leaders of the world. Pasakop kayo sa mga may kapangyarihan ng bayan. Sa emperador, ang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo niya upang magparusa at gumawa ng masama at magparangal sa mga kabutihan. We are called to be in submission to the leaders, leaders of the country, leaders of the nation. Katulad namin dito sa Japan, kami ay foreigner dito, alien, or we are not a citizen of this country. But dahil kami ay nakatira dito, kami ay kailangan magpasakop sa
sa mga batas, sa mga tuntunin, sa mga gawain na ipinatutupad ng bansang ito. Kami ay nasasakop ng Prime Minister ng bawat pinuno ng bansang ito. Kaya iyon ay isang dapat isagawa ng isang mabuting Kristiyano ang magpasakop sa lahat ng namumuno ng bayan. Kung ikaw man ay isang mamamayan, ako ay halimbawa ay nasa Pilipinas, ako ay kailangan magpasakop sa aking presidente, sa aking governor, sa aking mayor, sa aking barangay captain. Yan ay isang magandang gawain ng pagiging isang mabuting Kristiyano. Kung meron man tayong laban sa kanila at hindi nagugustuhan sa kanilang pamumuno, hindi pa rin tayo dapat magpakita ng paglaban o pagtutol sa ating mga gawain sapagkat sila ang itinalaga ng Diyos. Or ang ibig sabihin po nito ay sila ang mananagot sa lahat ng kanilang gagawin. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nagtatanggal ng mga pinuno ng bayan. Kahit sila ay ating ibinoboto, kahit sila ay ating inilalagay, ang Diyos ang gumagawa ng mga kaparaanan at ginagabayan niya ang bawat isa. Sabi po sa ating nabasang talata, kayo ay malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang alipin ng Diyos. Ang kalayaan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang kalayaan na meron tayo sa isang bayan, ay huwag natin gamitin para sa paggawa ng masama, kundi gamitin natin to sa paggawa ng kabutihan. Lalong-lalo na ngayon, may kalayaan tayong ipahayag ang salita ng Diyos. May kalayaan tayong gawin ang mabuti. Pero sabi nga daw, huwag natin gamitin ang kalayaan ito para gumawa ng masama. Na sabi natin, malaya tayo, katulad minsan sa Amerika, malaya, yung mga tao malaya. Ang ginagawa, sinusulatan ng mga dingding, dinudumihan, sinisira ang mga gamit. Hindi po iyon ang bagay na nais ipakita ng Diyos. Ngunit dahil ikaw ay mananampalataya, tayo ang dapat maging example ng buhay na may pagpapasakop sa ating mga pinuno. Sabi po dito, kahit anong uri pa siya ng pinuno, ay siya pa rin ang nangangasiwa ng bayan na pinagkaloob sa atin. Sabi, sapagkat ibig ng Diyos na pabulaanan ng inyong wastong pamumuhay, ang sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Maraming tao na marunong, matalino, pero ang kanilang pamumuhay ay hindi nagpapakita ng kanilang katalinuhan, kaya nga naituturing silang mga mangmang. Sabi ng Panginoon, tayong mga Kristiyano, tayong mga manampalataya, dahil kay Kristo, ang dapat kakitaan ng isang buhay na halimbawa. Sapagkat, hindi lamang tayo tagasunod ni Kristo, kundi nakikita ito kung paano tayo nagpapasakop sa namumuno sa atin. Ngayon po, ano po ang application na dapat nating isagawa? Dito, sa sinabi na rin po yan ni Pedro, igalang ninyo ang lahat ng tao. Mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos, may paggalang sa emperador. Ang marapat lamang po nating gawin, at ito ay itinuturo rin sa atin ng banal na kasulatan, ipanalangin natin ang mga pinuno ng bayan. Itaas natin sila sa Panginoon. Kung hindi sila naging mabuting pinuno, ipanalangin natin sila, nagabayan sila ng Diyos, bigyan sila ng Panginoon ng wisdom na nararapat para sa pamumuno ng isang bansa. Dalangin natin ang kanilang buhay, gabayan sila ng Espiritu ng Diyos. Panalangin natin ang kanilang kalusugan. Panalangin natin ang bawat batas na isinasagawa na doon sa mga gumagawa ng batas na ito. Gabayan sila ng Panginoon. Ang ating tungkulin ay magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Ang takot na ito sa Panginoon, paggalang at pagsamba. Kaya nga alang-alang kay Kristo. Iyon ang magtutulak sa atin na gawin ang siyang nararapat. Igalang ang mga namumuno. Ibigin at igalang ang iyong kapwa. Sana po sa umagang ito, gawin natin ang nararapat bilang isang tagasunod ni Kristo.
Meron tayong tungkulin sa Diyos, meron tayong tungkulin sa ating kapwa, at higit sa lahat, meron tayong tungkulin sa ating bayan. Ipanalangin ang ating mga namumuno at igalang sila sapagkat sila ang itinalaga ng Diyos para sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat sa muling pagpapaalala sa amin bilang kami ay mga tagasunod ni Kristo. Tunay nga, Panginoon, maraming bagay na minsan laban sa aming puso, laban sa aming isipan, laban sa aming mga principles, but hindi na po ito laban patungkol sa amin, kundi ito po ay patungkol sa iyo bilang kami ay tagasunod ni Kristo. Panginoon, sa pangapanahong ito, tulungan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga pinuno ng bansa, ang mga nangunguna, ang mga namumuno, Lord, sapagkat sa kanila mo iniyatang ang tungkulin na pamahalaan ang bawat bansa, ang higit na makabubuti. Mayroong mga pamunuan na ang sa tingin ng mga mamamayan ay hindi gumagawa ng nararapat at mali ang kanilang mga tungkulin. Panginoon, ikaw ang siyang magsasagawa ng anumang pagtutuwid para sa kanila. Sa oras na ito, ang aming tungkulin ay magpasakop. Panginoon, idinadalangin namin, gabayan mo po ang bawat kaisipan ng mga presidente, prime minister ng bansa. Ikaw ang siyang kumilos sa kanilang puso at ikaw ang siyang manguna. Kaming mga mamamayan, tulungan mo kami, Panginoon, na magpasakop, igalang, at gawin ang hinihingi mo. Ipamuhay namin ng mabuti ang aming buhay upang kami maging mabuting halimbawa. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga paalalang ito. Nawa nga po'y masunod namin ito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa Daily Walking with Jesus to Eternity. And God bless you.